kalooban sa mga matatanda. Kapag nagsayang ka ng asin, pupulutin mo bawat butil kapag ikay pumanaw na. Paano na lang kaya ang mga nagsaboy ng dakot-dakot na asin sa isang sinapian daw? Ginawang katatawanan ng marami ang videong ito na nag-viral sa social media, kung saan ang isa diumanong sinasapian na pilit isinasakay sa tricycle, bigla na lang paulit-ulit na sinabuyan ng asin. Dapat binuhusan ng suka at toyo at lagyan ng paminta para adobo na. Dapat si Salt Bae pinag-asin nyo. Naalatan yung maligno, umalis. Pero para sa mga nakasaksi, wala raw nakakatawa sa pangyayaring ito. Tunayan, ito raw ay nakakakilabot. Ang video, nakunan sa Escalante City sa Negros Occidental. Kwento ng nag-upload na si Glenn. Nagkakagulo raw sa labas ng kanyang pinagtatrabahuhan noon dahil diumano sa sinanibang lalaki. Nakasugat-sugat na yung mga paa niya. Saka punong-puno ng asin. Sinabuyan po ng asin ng babaeng nakita niya sa video. Matapos masabuyan ang asin, ang dimanoy sinapian, unti-unti raw kumalma. Ang nagsasaboy ng asin sa video, ang babaeng ito. Namilingki ako, nadaan ako, tapos daghan kayong tao. Dagas tao, dagan po na ko, nakakita kong asin sa atubang sa sintrom. Dipunit po na ko, gilabay na ko sa tao nga, hingkisi-kisi. Hinga na ko, guniti-guniti ko, dara asin. Buto pagbutang na kong asin, ang tao, murang hunong siya, kalma siya, ang bang pangisog siya ba? Dari sa mua, o kung anong spiritong lain, asin ra mo ang isabuag, ngayong pawan ra siya dayon. Hindi lang pala isa ang dimanoy sinapian nung araw na yon, kundi tatlo. At ang nakikita raw nilang dahilan kung bakit sinapian ang mga ito, ang paglalaro nila ng Spirit of the Glass. Pero hindi yung mano-mano, kundi yung app o application na nasa cellphone. Ang isa sa mga di umano'y sinapian, si Kimberly. Kaya ko silang labanan. Kayang-kaya ko. So, sumigaw ako. Umawa ko dun sa mga tubig. Sabi ko, in the name of Jesus Christ. Tapos, ayun po, bumalik ako. Tapos sabi nung guard, ilabas kita dito kasi parang sinasaniban ka din. Isang buwan daw matapos nilang mag-Spirit of the Glass, bigla na lang daw may kakaibang ikinikilos ang kanyang katrabahong si Judeline. Yun, pinipilit namin siyang ilabas kasi iba na po yung boses niya. Ayaw daw niya, ayaw. Tapos pinilit namin siya. Sawak siya dun sa may tubo. Talagang napakalakas niya. Ginano niya, isang kamay lang na bali yung tubo. Tapos paiba-iba na po yung boses ni Judeline. Yung lubid, tinali ko dito sa sa kamay niya. Ginano lang niya. Pinipray ko po siya. Nung natapos ako, parang bigat-bigat ng katawan ko. Parang hindi ko kayang iangat. Pag ganun ko po, natumba po ako dun sa may mga water. Samantala, ang lalaking nakunan sa video na sinapian dimano at sinabuyan pa ng asin. Sa takot, nagpakalayo-layo sa dating trabaho. Narito ngayon sa Pampanga. Siya si Vicente. Alas 9 raw noon ng umaga, habang abala sa pagtatrabaho sa bodega, nung bigla na lang daw nawala ng kuryente. At ang dimanoy mga sumunod na pangyayari, nakakapanindig balahibo raw. Isang multong babae na walang mukha, kapote at saka haba yung buhok. Galit-galit niya sa akin kasi tinulungan ko yung babae. Nung time na nawakan ko yung ulo niya, nag-pray ko siya kay Lord. Dahil lang ako nanginig at saka halos ako hindi na ako makagalaw. Nung nagkamalay, nasa loob na siya ng simbahan kung saan binabasbasan siya at nahimasmasan. Ang paniniwala na nakapagtataboy ng masamang espiritu ang asin, galing pa raw sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino. Nung unang panahon, ginagamit ito hindi lang sa pagluluto, pero sa pagpapatagal ng buhay. So ang asin, talagang ina-associate natin na magandang buhay at pagpapahaba ng buhay. So palagay ko doon ang galing, no? Yung paniniwala na makakatulong siya sa pag-alis ng masamang espiritu. Sometimes kasi, the wisteria can be a seizure type. Alam mo, may mga pasyente na
pagsasabihin ganun, ay, may episode yung pasyente. Ibig sabihin na biglang sinumpong. O kaya nga sinasabi, parang sinaliban, ganun. It's more of a seizure. Ibig sabihin, nagiging aggressive, nagnawalang ganun, hindi mo maintindihan, basta nagwawala siya, tapos pinipigilan ganun. Tapos biglang magsasubside dahil kasi nalalabas na yung energy. Pag tinanong mo after that, parang sa seizure, ano nangyari? Ba't ako nandito? Spirits can use the power of the device. When I say power, I mean electrical power. I notice kasi when we use our equipment, ang bilis bumawas ang mga battery life ng equipment namin if we're doing an investigation. Let's say they played it once lang, and then nasaniban siya 1 month after. I have my doubts that it's because of the app. Siguro kung araw-araw niya nilalaro, then most probably that would be a reason. In my mind and knowledge, parang it may not be related. He might have a different condition. I'm going to administer the sacrament of the sick. I did that. And then she became calm. My diagnosis is over-fatigue, gutom. And maybe because of that you are emotionally unstable, then because of the brownout, that aggravated the matter a little bit. Kulang ang hangin, ilabi na sa kanlalo-lalo sa bodega. At kung si Vicente lumipat ng trabaho, si Kimberly nag-resign. Marami ng mga kwento ng kababalaghan na nagmumula sa pakikipaglaro sa mga kaluluwa. Kung ayaw mong mabagabag, huwag mong guluhin ang mga nananahimik.